Kapatid ni Catherine, ibinunyag ang nagagawa ni Major Alan De Castro kahit nasa kulungan ito. Hanggang sa ngayon nga ay di pa rin nahahanap o natatagpuan ang dalagang si Catherine Camilo na matagal-tagal na ring pinaghahanap at missing. Ating matatanda ang nahuli na nga ng awtoridad ang itinuturong suspect na si Police Major Alan De Castro na di umano ay nakarelasyon ng dalaga at nakasuhan na ito ng kidnapping at serious illegal detention kasama ng iba pang suspect. Kasunod nga nito ay ang patuloy na pag-examine ng mga forensic group sa mga nakuhang hibla ng buhok na di umano ay may mga ibang hair strands na di nagmamatch sa pamilya ni Catherine at posible umanong may ibang nagmamayari. Matatanda ang nakuha ang mga hibla ng buhok at blood sample sa inabandunang sasakyang pula na kung saan ayon sa mga witness ay doon umano inilipat ang dalaga mula sa minamaneho nitong sinasakyan. Ayon nga sa ulat, posible umanong may pinag-awayan ang suspect at victims kaya nauwi sa sakitan. Ngunit ang malaking katanungan ngayon, kung nasaan na nga ba si Catherine at kung nasa mabuting kalagayan ba ito. Maging ang mga madla ay naghihintay sa kung ano na ang update sa kaso ng pagkawala ng dalagang si Catherine Camilon. Pero ang nakakagulat, ano nga ba itong ibinulgar ng kapatid ni Catherine na si Chin Chin Camilon, na nagagawa pa rin ang mga bagay na ito ng itinuturong suspect kahit nasa loob ng kulungan ito? Ngayong araw December 13, 2023 ay naglabas na ng saloobin ng kapatid ni Catherine Camilon sa kanyang Facebook post. Ani Chin Chin, matagal na umano ang kaso. At dito na nga ibinahagi ni Chin Chin na tila ba mas nagko-control sila ng suspect dahil hanggang ngayon ay nakakagamit pala ng cellphone si Police Major Alan De Castro sa loob ng kulungan. Hanggang ngayon pala ay malaya pala itong makakakontakt sa kahit sino dahil sa nakakagamit pa ito ng cellphone. Ayon pa kay Chin Chin, yung sa amin lang pwede namang alisin ang paggamit ng cellphone ng isang suspect, hindi na dapat yun pinag-aaralan. Narito ang buong bahagi ng post ni Chin Chin sa kanyang Facebook account. Tagal na, kailan ba ito matatapos? Ultimo pagbawal lang ng paggamit ng phone, parang hirap na pagbawalan etong suspect, bakit parang sila yung nako-control ng suspect? Meron nga na ilan pumunta ka lang sa ganito ganyan na bawal gumamit ng phone, pero kailangan talaga sundin kasi yun yung policy. Eto pa kayang suspect na pwede makontakt ang kahit na sinong gusto niya i-contact, para lang din siyang nasa labas kapag ganito. Alam naman namin na pwede pa gumamit ng phone kahit nasa restrictive custody, pero yung sa amin lang pwede naman alisin ang paggamit ng phone ng isang suspect. Hindi na dapat yun pinag-aaralan. Ano yun? Pag may nangyari na masama ulit, gusto nyo may dadagdag sa lulutasin na kaso na pagkatagal-tagal malutas? Ang dali lang nun, pero hirap na hirap kayo alisin? Hirap na kami sa paghahanap, pero parang lahat na lang nakapabor sa suspect? Paano naman kaming pagod na kakaisip, kakahanap, kakatanong? Hindi ko na alam kung saan ko papadadaanin etong panawagan na ito, baka naman. Sa magkaibang post naman, ay tila nagpahayag si Chin Chin tungkol sa kanilang magiging kaligtasan, kasabay ng kanyang panawagan na sana pagbawalan ng gumamit ng cellphone ang nasabing suspect. Narito ang bahagi ng kanyang post: ang hirap manahimik, at ang hirap din magsalita, di mo alam pag nagsalita ka, patahimikin ka na lang din.